lahat ng naipon ko sa Saudi, in-invest ko sa kanila. Kasi sabi nila, dodoble ito nang walang kahirap-hirap eh. Alam nyo, ipinagkatiwala ko ang aking retirement sa kanila. Pati nga, ipon ng anak ko sa London. Pati nga, mga hipag ko sa Amerika. Kinumbisi ko rin mag-invest sa kanila. Wala rin. Noong una, nakakapagbigay pa sila. Nakuha ko pa yung cheque na kinita ng pera ko, supposedly. But after 1 year, pinabalik-balik ako. At kung kani-kanino na ako itinuro-turo. Paano na kami ngayon? Paano ko lalapit? Lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko na punta lang sa wala. Ano nang kakainin ng pamilya ko? May kumukumbinsi ba sa inyong sumali at magbayad ng malaking registration fee sa isang kumpanya? Wala kayong ibang gagawin kung hindi ang mag-recruit ng maraming tao at sila'y sasali din. At kikita kayo mula sa registration fee o investment ng mga na-recruit ninyo. Mahilig ba kayong magsakali sa mga get-rich-quick ventures o negosyo? Mag-ingat, baka kayo na ang susunod na biktima ng pyramid scam. Marami na sa ating mga kababayan ang nabiktima ng pyramid scams. Milyong-milyong pera ang nawala dahil sa sari-saring pangako ng mga manluloko. At ang mas nakakatakot pa dito ay kadalasan ang mga ordinaryong mamamayan ay napagkakamalan itong isang lehitimong negosyo. Kaya't napaka-importante na matutunan kung anong pagkakaiba ng lehitimong network marketing business sa isang pyramid scam. Sa pyramiding, ang mga kasali ay nag-aalok ng pagkakataong kumita sa pamamagitan ng pagre-recruit lamang ng mga bagong miyembro na handang mag-invest o magbayad ng registration fee para makasali sa naturang negosyo. Ang mabilisang kita ay galing sa puhunan o investment na ibinayad ng mga bagong recruits. Samantala, ang mga bagong recruits ay magkakaroon din ng pagkakataong kumita kung sila ay makaka-recruit din ng iba pa. Ang pyramiding ay illegal sapagkat ito ay likas na mapanlinlang o inherently deceptive. Dahil ang kinikita sa ganitong sistema ay mula lamang sa perang ipinupuhunan ng mga na-recruit at hindi sa pagbebenta ng anumang produkto. Tiyak na darating ang araw na mauubos ang mga maaring ma-recruit. At dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ng Article 53 ng Consumer Act of the Philippines ang paggamit ng anumang pyramiding scheme sa isang negosyo kahit ano pa man ang produktong ibinebenta. Ang Direct Selling Association of the Philippines o DSAP sa pakikipagtulungan sa Department of Trade and Industry ay naglunsad ng isang anti-pyramiding education campaign para sa inyong protection. Gaya ng kahit na anong negosyo, ang layunin ng isang legitimate direct selling o network marketing company ay ang pagbebenta ng kanilang lehitimong produkto. Kaya't ang ibinabayad na komisyon dito ay base sa product sales. Sa isang pyramid scam, ang pangunahing layunin ay ang pagre-recruit ng maraming tao at hindi ang pagbebenta ng produkto. Ang Direct Selling Association of the Philippines ay samahan ng mga lehitimong kumpanya na mahigpit na ipinatutupad ang legal na compensation plans ng bawat kumpanya at nagsasagawa ng tamang paraan ng negosyo ayon sa Code of Ethics ng World Federation of Direct Selling Associations. Para mapadali ang inyong pagkilatis, kung ang isang kumpanya ay lehitimo at hindi naluloko, narito ang 8-point test na dapat pagbasihan ng inyong desisyon. Una, may produkto bang ibinebenta? Ang mga pyramid scams ay kadalasang walang produktong binebenta. Kung mayroon man, hindi ito nangangahulugang lehitimong negosyo. Kailangan pa niyong suriin ang mga puntong sumusunod.
Ang komisyon ba nakikitain ay magmumula sa pagbebenta ng produkto? At hindi mula sa registration o entry fees ng mga recruit? Kung kumikita ka sa pagre-recruit lamang at ang kinikita mo ay galing sa registration fees ng mga recruit mo, mag-ingat ka. Ito ang pinaka-common trait ng pyramiding. Ang layunin ba ng negosyo ay magbenta ng produkto? At hindi lamang ang pagre-recruit ng mga miyembro? Sa ibang pyramiding schemes, ang mga tao ay bumibili lamang ng produkto dahil requirement ito para maging isang miyembro. Wala bang kaugnayan ang dami ng na-recruit sa dami ng perang kikitain? Ang income o kita mula sa negosyo ay dapat manggagaling sa pagbebenta ng produkto at hindi mula sa recruitment ng mga taong nagbabayad ng entry fees. Kung sakaling matigil ang pagre-recruit, kikita pa ba ang mga miyembro ng negosyong ito? Kung recruitment lang ang pagkakakitaan, tiyak na madaling babagsak ang negosyo kapag wala ng miyembro ang nare-recruit at magbabayad ng entry fees. May protection ba ang sinumang aayaw sa negosyong ito at gustong maibalik ang perang ipinuhunan niya? May makatarungang product return policy ba ang negosyong ito? Sa punto naman ng pagpepresyo, may fair market value ba ang produktong ibinebenta? Kailangan natin suriin kung ang halaga ng isang produkto na binibenta through direct selling ay kasing halintulad ng halaga nito kapag binenta na sa mga tindahan. Sa punto ng mamimili, may sapat ba silang dahilan na bilhin ang produkto ayon sa presyo nito? Ang produkto ba ay bibilhin pa rin ng isang tao kahit hindi ito interesadong sumali sa compensation plan nito? Sa punto ng prospective member, may sapat bang dahilan na magbayad ng registration fee o investment ayon sa tangible benefits na makukuha dito? Kung ang sagot ninyo sa lahat ng katanungan ng ating 8-point test ay oo, tiyak na lehitimo ang kumpanyang lumapit sa inyo. Pero kung ang sagot nyo sa kahit isa ay hindi, naku, mag-ingat, malamang piramiding ang negosyong ito. Para makatiyak, sumali lamang sa isang kumpanya na miyembro ng Direct Selling Association of the Philippines o DSAT. I have been in direct selling business for the past 30 years. Dito na nagsimula ang pagbuo ko ng isang maganda at matupad na pamilya. Ang masishare ko lang ay talagang may pera sa direct selling at naging malaking tulong ang kinikita ko sa aking pamilya. Sa direct selling, kumikita ka sa pagbebenta ng iyong produkto. Mas malaki ang benta, mas malaki ang kita. Ang recruitment ay isang malaking bagay o tool para lumaki ang benta at kita mo. Sa direct selling, kumikita ka sa bawat benta mo at benta ng iyong recruit. Sa recruitment, dalawa ang dapat natin bigyan ng pansin. Kung ang purpose ng recruitment ay para palakihin ang benta, ito ay naaayon sa structure ng direct selling. Ngunit kung ang recruitment ay upang mangolekta lang ng recruitment fees or membership fees at kikita ka na nang hindi ka na kailangan magbenta, ito po ay ang pyramiding at mahigpit na ipinagbabawal ng ating batas. Sa tagal ko po sa industriya ng direct selling, wala po akong alam na yumaman at tumagal sa pyramiding. Ang maipapayo ko lang po, pumili tayo ng kumpanyang lehitimo. Yung may pangalan na sa industriya ng direct selling. Inaanyayahan po namin kayong lahat na makipag-ugnayan sa Direct Selling Association of the Philippines at sa Department of Trade and Industry sa pagkontra ng mga pyramid scams. Kung kayo'y may katanungan o di kayo'y reklamo sa isang kumpanya o taong pinaghihinalaan yung kasangkot sa pyramid scams, huwag magkatubiling tumawag sa DTI hotline number 897-7384 o mag-text sa DTI space comment at ipadala sa 2920 o mag-email sa i-reklamo@dti.gov.ph. Maaari rin kayong magsadya sa mga tanggapan ng DTI sa inyong mga probinsya.